po nang babalik po ang inyong kasosyo sa negosyo. Ngayon naman po ay isa-share ko po sa inyo kung paano gumawa ng pangnegosyong Bukupay. Siyempre, hindi lang po ito pang negosyo mga kasosyo. Pwedeng-pwede nyo po itong gawing pangregalo. And siyempre naman, swak na swak po ito para sa merienda ng buong pamilya. So tara, simulan na natin ang paggawa ng Bukupay. So first step po ay gagawa muna po tayo ng crust. So ito po yung ating mga gagamiting sangkap. Gagamit po ako dito ng all-purpose flour. Isa't kalahating kilo ng all-purpose flour. So ngayon po ay tinatakal ko po ito into cups. So ang ginagamit ko pong cup ngayon ay 1/2 cup. Para malaman natin kung ilang cups ba ang isa't kalahating kilo ng all-purpose flour. Para yung mga walang timbangan at cups lang po yung pinagbabasehan ng kanilang measurement ng kanilang mga ingredients. So ito, kinonvert na natin to into cups. So ang 1 1/2 kilo po ng all-purpose flour ay 12 3/4 cups. And then maglalagay din tayo dito ng 200 grams ng vegetable lard or shortening. So ang 200 grams po ng vegetable lard ay 1 cup. And then gagamit din po tayo ng 100 grams ng margarine or 1/2 cup. So mix lang natin itong all-purpose flour, margarine and shortening or lard. And after that maglalagay na ako ng 3 cups ng tubig. So ito haluin lang natin ito hanggang sa makabuo po tayo ng dough. Pwede nyo pong gamitin ang pasada nyo po or roller dough. So, maglalagay lang ako dito ng pang-dust. May advantage din po kasi ang pagmamasa ng gamit ang kamay kasi mas malambot po ang dough kapag ginamit po ang kamay. So, after po natin makagawa ng dough, rest po muna natin ito ng mga 20 to 30 minutes. So habang naka-rest po ang ating dough na gagawin nating crust, ay babanyahan ko muna po or i-grease po muna natin ang gagamitin natin na pan or molder sa ating Bukupay. So gagamit lang po ako ng margarine. Kung wala namang margarine, pwede po kayong gumamit ng vegetable lard or shortening para hindi po dumikit yung crust natin doon sa pan. So after 20 minutes, ito na po ang ating dough. So medyo lumambot po siya. So ang ginawa po natin na dough para sa gagamitin nating crust ay good for 3 pans. Bali kasama na din po dito yung pantakip po natin. So ayan, paninipisin lang po natin ito at pakikinisin natin ito. At gagamit lang ako dito ng rolling pin. Kung meron po kayong design para sa inyong crust, pwede nyo pong gawin ang pinakamagandang design nyo po or gustong design nyo. So, ito lang po yung design na gagawin ko para sa ating crust. Ayan, so, simple lang, simpleng design lang. Napakadali lang naman po. And then, cut natin yung mga excess dito sa ilalim para pulido po ang ating crust. So next step naman ay gagawa na po tayo ng Bukupay filling.
So all in all po, gagamit po tayo dito ng 12 cups ng water. So bali ang 8 cups ay ilalagay po natin dito sa kaserola at ang 4 naman ay hiwalay po natin dito sa isang bowl. And then maglalagay ako ng 2 cups ng sabaw ng buko dito sa kaserola. At maglalagay din ako ng 2 cups ng white sugar and 1 can ng 300 ml condensed milk. Isalang ko ito sa kalan at pakukuluin ko po ito. So habang inaantay po natin na kumulo yung nasa kaserola natin, ay tutunawin na po natin yung 500 grams or kalahating kilo ng cornstarch or gawgaw dun sa 4 na cups ng water na hiniwalay natin kanina. Yan. So kapag natunaw na po yung cornstarch, ay ihahalo na rin po natin dito yung 1 cup ng kinayod na buko. So yung kinayod ko pong buko ay isang buko lang po. Kapag kumukulo na po yung nasa kaserola natin, ay ihahalo na po natin itong cornstarch mixture nakasama yung kinayod na buko. So haluin lang po natin ito ng tuloy-tuloy or continuous lang sa mahinang apoy lang po, mga kasosyo. So haluin lang natin ito hanggang sa ma-achieve natin yung tamang consistency ng ating palaman. And then isasalin na po natin ito sa ating pan or molder na gagamitin. So ito mga kasosyo, tamang-tama lang po yung tamis nito. Anyway po, nakakatulong din po kasi yung tamis. Kung medyo matamis, okay lang din po yan kasi mas matagal pong masira yung buko pie po natin kapag medyo matamis po ito. So next step naman ay gagawa na tayo ng kanyang pantakip or yung pang-cover sa ating pan. So ito yung natira natin kanina na dough. So ganun pa rin po, paninipisin po natin ito at pakikinisin gamit ang rolling pin. So okay, habang ginagawa po natin ito mga kasosyo, ay pwede na po kayo magpainit ng inyong oven na gagamitin. So bahala na rin po kayo mag-design kung paano nyo po ito ilalock. Ayan, so kapag natakpan na po natin, ay tutusukin ko lang po ito ng tinidor para hindi po siya lumubo habang binibake po natin ang ating buko pie. Okay, next step naman, para talagang masarap tingnan ang inyong buko pie, ay papahiran po natin ito ng egg wash para makintab ang ating buko pie, attractive and it looks yummy. And then ibabrush po natin ito dito sa ibabaw. Okay, so ready na po ang ating buko pie para i-bake. Ibibake po natin ito sa 180 degrees Celsius ng 20 to 25 minutes. And ito na nga po mga kasosyo, ang ating buko pie. Luto na po siya. O, di ba? Ang bilis. So, ayan, nakita nyo naman. Yan ang sinasabi. Kapag may egg wash po ang ating buko pie, ay napakasarap po niyang tingnan. Siyempre, hindi lang masarap tingnan. Talagang masarap naman po talaga siya. In and out, okay? So, hiwain na po natin ang ating buko pie. So, ayan, masarap talaga ang buko pie ni kasosyo sa negosyo. Try nyo pong gumawa nito mga kasosyo, promise. Magugustuhan nyo po talaga ito. Alright, o kita nyo naman, o diba? So ayan mga kasosyo, sana po nagustuhan nyo po ang aking recipe for today. Try nyo na rin pong gumawa nito para gawin nyo pong pangnegosyo. So ayan po, sana po natulungan ko po kayo with this recipe. At huwag nyo pong kalimutang itag po ako kapag ginawa nyo po itong recipe na ito. Dahil I'm sure po magugustuhan nyo po ito. So yan muna po ang aking vlog mga kasosyo. Thank you for watching. Bye!